for today's video, mga tol, magluluto na naman tayo ng mala gourmet na pagkain. Hindi mo na kailangan umorder pa o kumain sa labas, mga tol. Kayang-kaya mo itong lutuin sa loob ng inyong mga bahay, mga tol. Saramahan mo pa na masarap na mashed potatoes. Tapos, meron din masarap na gravy on top, diba? Ito nga palang version ko ng ribeye steak na may kasama mashed potato and gravy. Gravy? Grabe sa sarap. Let's go! Gagamit pala ako dito, mga tol, ng 4 na pirasong patatas, yung magkakapares lang ng laki. So, sisimulan ko na pala, tol, magbalat ng ating patatas. Gumamit lang pala ako ng peeler dito. Tanggalin lang natin, tol, yung balat hanggang mawala yung mga brown na spot. Tapos, mga tol, sinubukan ko naman gumamit ng paring knife. Magcha-chatu nga tayo dito. Yung chatu, mga tol, is a culinary term yan kung paano magbalat ng patatas o carrots. May nagpapa-shoutout ka pala sa ating, mga tol, si Marvis TV. Nakakagutom naman yan, Lodi. Haha, pa-shoutout naman po. Ayan, Lodi, nabati na kita. Tapos, yan nga pa, tol, ilalagay na lang natin ng tubig yung ating patatas. Pakukulan lang natin sa loob ng 30 minutes. Pait na rin pala ako ng iron pan natin, mga tol. Nilagyan ko siya ng mantika, mga tol. Bali, isisear lang natin, tol, yung ating karne. Shoutout nga pala kay Kamer Abanos. Wow, sarap niyan, idol. Pa-shoutout ako sa next vlog mo. Ayun, dumadami na yung mga nagpa-shoutout sa atin nga. Bali, mga tol, tinimplahan ko lang pa siya ng asin, paminta, pati Italian seasoning. Naglagay rin pala ako ng margarine, pati bawang. Ang cooking time pala nito, mga tol, is 3.5 minutes. Each side, mga tol, bali, total ng 7 minutes yan. So, sa kabila, mga tol, ganun din ang gagawin na natin. Same procedure lang, salt, paminta, pati Italian seasoning. Paliligoan ko lang to ng mantika, mga tol, para hindi mag-dry yung ating karne. At ayun na nga, mga tol, pag umabot ka nga pala sa point ng video na to, pa-comment down below naman sa kaperte ng mundo, parte ng Pilipinas, para mabati na makita sa mga next vlogs ko, di ba? Mabalik nga tayo sa pinapakulo natin patatas, mga tol. I-check natin, tol, kung malambot na. So tinusok ko pala siya, tol, ng kutsilyo, medyo malambot na nga siya. Tapos, tol, set natin yung ribeye steak na niluluto natin. Rest muna natin, tol, yung karne bago natin hiwain. Yan na pala, tol, yung patatas natin. Dudurugin lang din natin siya gamit ng ano, wireways, mga tol, hanggang madurog lang yung patatas. Mash nga pala, mga tol, tapos nalagay na rin pala ako ng fresh milk dito, tinansya ko na lang, tapos naglagay rin ako ng margarine, pwede naman, tol, butter din, tapos tinimpla ko ng asin pati paminta. I-mash lang natin yung, mga tol, hanggang mag-combine lang yung ating mga ingredients, pati madurog yung patatas natin, mga tol, di ba? Kung gusto niyo na mas malambot pang mashed potato, mga tol, pwede pa kayo mag-adjust dyan ng butter pati gatas. Pero yung ganitong consistency, mga tol, ayos na para sa akin. Tapos i-slice na rin pala natin, tol, yung ribeye steak na prinito natin kanina. And then, tol, plating time na tayo, mashed potato, tapos ribeye steak, tapos gravy on top. Diba? Ang syala na tignan. So, ayan, tol, mala gourmet ang ating pagkain ngayon. Nag-steak pa nga tayo, tapos meron pa tayo masarap na mashed potato and gravy, diba? So, hindi mo na kailangan kumain pa sa mga restaurant, mga tol, para lang makakain ng steak. Pwede mo rin, tol, lutuin sa loob ng inyong mga bahay, diba? So, ayan, tol, hindi ko na naman alam kung paano ko tatapusin tong video na to. Tapos, ayan, tol, maraming salamat po sa mga nanonood at sumusuporta sa Tony Boys TV. Abang-abang sa mga next vlogs ko. Tapos ayun, nyarap!